Papikit-pikit na naglakad si Adeline papunta sa direksyon ng banyo. Gulong-gulo ang kanyang buhok at may konti pa siyang tuyong laway sa tabi ng kanyang labi. Hinaplos-haplos pa niya ang kanyang tiyan habang nag-aalis ng kanyang muta. Binuksan niya ang pinto ng banyo at pumasok na ron. Multo! Multo! Sigaw na umiihing si Jacob. Mabilis niyang itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. Tanging brief lang ang suit niya ngayon dahil katatapos lang din niyang maglinis ng kanyang katawan. Dahan-dahang hinawi ni Adeline ang buhok niyang nakalaylay lahat sa unahan. Nang makita niya ang hubad-barong si Jacob, ay napasigaw rin siya. Ah! Anong ginagawa mo dito sa banyo? Tarantang sigaw ni Adeline. Agad siyang tumalikod kay Jacob. Nauubos ang natitira niyang antok dahil sa nangyari. Inalis ni Jacob ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mga mata nang mabosesan niya si Adeline. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang pants at sando sa sampayan at sinuot ang mga yon. Naglinis ako ng katawan tapos umihi na rin. Bakit ba ganun ang itsura mo kanina? Ikaw ha, nakakahalata na ako. Padalawang beses na ito, Adeline. Natatawang tura ni Jacob. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Adeline. Sinasadya mo na, no? Tinatakot mo ko eh. Mapang-asar na sambit ni Jacob. Salubong ang mga kilay na hinarap ni Adeline si Jacob. Namewang siya habang nakitingala dito. Matalim ang mga tinatapon niyang tingin kay Jacob. Excuse me, hindi ako manyakis, ani Adeline. Ha? Wala naman ako sinabing manyakis ka. Ang sabi ko lang naman ay sinasadya mo na akong takutin. Huminto sa pagsasalita sa Jacob at ngumiti. Napaghahalata ka na, bulong niya. Hala, ano bang sinasabi mo? Nakasimangot na tanong ni Adeline. Kinagat ni Jacob ang kanyang ibabang labi. If you want to see this, tinuro niya ng kanyang katawan. Just tell me, I'm more than willing to undress myself for you. Anytime, anywhere, Jacob said. Nagpipigil siya ng tawa. Sinuklay ni Adeline ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Puyat ako, Jacob. Huwag mo kong biruin ng ganyan, baka samain ka sa akin, sabi ni Adeline. Umaktong natatakot si Jacob. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Huwag mo naman akong gahasain, pabirong sambit ni Jacob. Adeline clenched her jaw. Alam mo, malapit na ako mapikon. Bakit naman kita pagsasamantalahan, Aber? Sa halip na sagutin ni Jacob ang tanong ni Adeline, ay mas lalo pa niya itong ininis. Natutuwa kasi siya sa itsura nito kapag napipikon na. Bakit ka pala napuyat? Ah, inisip mo siguro ako, no? Nag-aalala ka sa akin, no? Pabirong sambit ni Jacob. Mariing pumikit si Adeline, napahawak siya sa tapat ng kanyang pantog. Pwede bang lumabas ka na muna dito? Ihingi na ako. Kapag talaga ako napikon, palalayasin kita kahit madilim pa sa daan. Oh, I'm sorry. Here. You can use this na. I wait. Hindi ko pa pala nabubuhusan yung ihi ko. Mabilis na kinuha ni Jacob ang tabo at sumalok ng tubig sa timba. Bago siya lumabas ng banyo ay nginitaan niya si Adeline. Huwag mo naman akong palalayasin, darling. Nag-i-enjoy pa akong asarin ka eh. Did you know that you look more attractive when you're pissed off? At nagawa pang bumanat ani sa isip ni Adeline. Oo na, please close the door and let me pee. Kapag hindi ka pa lumabas, bubuhusan na talaga kita ng tubig. Banta niya. Itinaas ni Jacob ang kanyang mga kamay at tuluyan nang lumabas ng banyo. Isinara na rin niya ang pinto. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kumukulo na naman yon. Ang totoo, nakailang balik na siya sa banyo dahil panay ang tawag ng kalikasan sa kanya. Mabuti na lang at nagkataong umiihi lang siya kanina nang makita siya ni Adeline. Saging at mansanas lang naman ang kinain ko. Bakit ganito na naman ang tiyan ko? Bumuntong hindi nga si Jacob. Nawala nga ang lagnat ko. Mukha yatang mag-LBM naman ako. Hi! Binuklat ni Jacob ang bigasan ni na Adeline. Biscuits at saging na lang ang pagkain doon. Pagtingin niya sa mesa ay nakita siya nang sasay ng 3-in-1 na kape. Coffee ko, brown coffee. Mukhang itong kailangan ko. Kumuha si Jacob ng 2 tasa at 2 kutsara
sa may lalagyan ng plato. Iniikot niya ang kanyang mga mata sa kusina. "Where's the kettle?" Aniya. Walang nakitang takore si Jacob kaya kawalin na lamang ang ginamit niya para paglagyan ng tubig. Kapeng-kapi na siya. Kumuha siya ng tubig sa may water jug at nilagay yun sa kawali. Pinatong niya ang kawali sa may lababo. Ang gas stove naman ang sunod niyang hinanap. Kumunot ang noon niya ng iba ang nakita niya. "What is this?" tanong ni Jacob sa kanyang sarili nang makita niyang tungkuan ni na Adeline. "Bakit may mga bato dito?" Kinipon niyang baba ng tungkuan. "Ashes?" He looked down. "Woods?" Halos lahat na nakikita ni Jacob ay hindi pamilyar sa kanya. "Bakit may bakal dito?" Sinilip niya ang butas ng hihip-hipan niya yun. "What kind of things this?" Nabaling ang tingin niya sa sipit. "Ano naman to?" "Parang malaking gunting na walang talim." Hinawakan niya yun at pinaglaruan. "What are you doing?" Adeline asked. Nakapamewang siya at nakataas ang isang kilay. Mabilis na humarap si Jacob kay Adeline. "What are these things?" tanong niya habang hawak ang ihip at sipit. "Ginagamit yan sa pagluluto. Hihip ang tawag dyan sa bagay na hawak mo sa kanan. At sipit naman ang tawag dyan sa bagay na hawak mo sa kaliwa. Hihip is used to make the fire grow. Sipit is used to hold and adjust the woods." Napahinto si Adeline. "Bakit ba ako nag-i-ingles? Bakit ba ako todo explained?" "Dito ka nagluluto?" tanong ni Jacob. "Oo, ang tawag namin dyan ay tungko. Wala kaming gas stove at gasol." "Magluluto ka ba?" tanong ni Adeline. "Balak sana kitang isurprise eh, kaso nawindang ako." Natatawang sambit ni Jacob. Kumunot ang noo ni Adeline. "I want to make coffee for us," said Jacob. Tumaas ang mga kilay ni Adeline. "Oh, really?" Ngumiti siya. "Then make one for me, ha?" Gulat na sabi ni Jacob, kinuha ni Adeline ang posporo na nakapatong sa lalagyan niya ng plato at inabot yun kay Jacob. "Use this to make fire. Nasa ilalim ng tungkong mga panggatong," ani Adeline. "So, you have matches here?" Nagsalubong ang mga kilay ni Jacob. "Panggatong? What is that?" Itinuro ni Adeline ang mga kahoy sa ilalim ng tungko. "Those woods, we called it panggatong," she replied. Marahan tumangon si Jacob. "Panggatong, hihip, sipit, tungko, ani yan na parabang nag-recitation sa klase." "Mm-hmm," himig ni Adeline. Maya-maya pa ibinigay na ni Jacob kay Adeline ang posporo. "I can't do it. Let me wash you first," Jacob said while smiling. "Sabi ko na nga ba," mahinang tura ni Adeline. Kinuha niya sa kamay ni Jacob ang posporo. Namilog ang mga mata niya nang hindi binitawa ni Jacob ang kanyang mga kamay. "Let go, kung ayaw mo makatikim sa akin," banta ni Adeline. Mas lalo lamang hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Maya-maya pa hinapit niya ang bewang ni Adeline. "Yun nga ang gusto ko eh, ang matikman ka," nakangising sambit ni Jacob. "Aray!" sigaw niya nang bigla siyang kagatin sa kamay ni Adeline. "Puro kakalokohan, nakuha mo naman." Bulong ni Adeline, ngumiti si Jacob kay Adeline. "Hindi mo pa rin pala ako kayang saktan ng malala, parang kagat lang naman ng langgam yung kanina eh. Nagulat lang ako kaya naparay ako," sabi niya. Napakagat siya sa kanyang labi nang kumulo ng malakas ang kanyang tiyan. "Oops!" aniya, napatawa si Adeline. "Upo ka na lang at magpahinga, ako nang bahala dito," wika niya. Umiling si Jacob. "I want to learn how to use hihip, sipit, panggatong and tungko," he said. Tinapunan ni Adeline si Jacob ng matatalim na tingin. "Masamang pakiramdam mo kagabi pa, hindi ba?" tumango si Jacob. "Then take a rest," Adeline ordered. Ngumiti ng dahan-dahan si Jacob. "May kasuitin na rin naman pala sa katawan eh," natatawang sambit niya. Adeline rolled her eyes. "Mag-umpisa na naman po siya," bulong niya. "I want to watch you. I want to learn something new." "Pagbigyan mo na ako, darling," sabi pa ni Jacob. Napaubo si Adeline sa kanyang narinig. "Darling," she raised her lips. "Nahihibang ka na," aniya habang umiiling-iling. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Jacob. "Nahihibang na talaga ako sa'yo, Adeline. Nagtataka na nga ako eh," ngumuso si Adeline. Salubong na naman ang mga kilay niya. "Ano na naman yan?" Matapos niyang ayusin ang mga panggatong, ay nagsimula na siyang magpalingas ng apoy. "Hindi ka naman sapatos, relo at sasakyan, pero adik na adik ako sa'yo," nakangiting sambit ni Jacob. "Ha? Pinagsasabi mo?"
Hindi talaga na-gets ni Adeline ang pinupunto ni Jacob. I'm addicted collecting them, pero mukhang mas nakaka-addict ka. Tugon ni Jacob. Ang corny mo na. Pasimpleng ngumiti si Adeline. Iabot mo na nga lang sa akin yung kawali para makapagkape na tayong dalawa. Uy, kinilig siya, pangasar ni Jacob. Asa ka, gate naman ni Adeline. Good morning, Noel. Bumadabati ni Jacob. Kinusot ni Noel ang kanyang mga mata. Good morning po, Tito Jacob. Where is Mommy? She's cooking our food. How is your sleep? Jacob asked. Okay naman po. Alam mo ba, Tito? Napanaginipan ko po si Daddy. Nakangiting sabi ni Noel. Jacob plastered a fake smile. Really? Ano namang klaseng panaginip yun, Noel? Aniya. Niyakap niya raw po ako tapos sabi pa po niya, malapit na raw po kami magkita. Tito, posible po ba yun? Hindi po ba patay na si Daddy? Paano po kami magkikita? Kunot noong tanong ni Noel. Tumikim si Jacob. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa tanong ni Noel. Noel, hindi ka pa ba nagugutom? Bumili ako kanina ng pandesal sa may bakery. Bakit tapos na rin magluto ng almusal ang mami mo? Sabi ni Jacob. Kailangan niyang ilihis ang usapan at baka kung ano pang masabi niya sa bata. Hindi pa naman po nagwawalang mga alaga ako sa tiyan. Pabirong tugon ni Noel. Ikaw talaga, joker ka rin pala. Natatawa ang sambit ni Jacob. Oo nga po pala, Tito. Dito po ba kayo natulog o maaga lang po kayo umakyat ng ligaw kay Mommy? Tanong ni Noel. Doon ako natulog sa may upuang mahaba sa labas. Kinaon ka namin kagabi ng mami mo sa bahay ni Narita. Tulog na tulog ka na kaya hindi ka na namin ginising. Hindi na ako nakauwi kagabi kasi sumama ang pakiramdam ko. Salaysay ni Jacob. Don't be nervous, Tito. Nakangiting sambit ni Noel. Hindi naman po ako magagalit. Maraming salamat po dahil sinamahan mo kami ni Mommy dito. Kamusta po palang pakiramdam niyo? Tanong ni Noel. Medyo okay na ako, Noel. Thanks for asking. Nawala ng lagnat ko. Inaalagaan din ako ng mami mo kagabi. Sobrang swerte talaga ng mapapangasawa ng mami mo. Nakangiting tura ni Jacob. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Noel. Please take care of yourself, Tito. Ayoko mag-alala si Mommy. Baka po kasi malungkot siya kapag palagi ka may sakit. Wika ni Noel. Napatawa sa Jacob sa sinabing yun ng bata. Ginulo niya ang buhok nito at kinarga to. You know what? I really like you. Sana ako na lang ang naging daddy mo. Wika ni Jacob. Daddy will always have a spot in my heart and no one can feel that except him. But, huminto sa pagsasalita si Noel. Nagsalubong ang mga kilay ni Jacob. But, my heart is also accepting a second daddy, Noel said while smiling. And, Jacob asked, And you can enter it, Tito Jacob. Kamusta po palang paniligaw niyo kay Mommy? May progress na po ba? Seryosong tanong ni Noel. Marahang ibinaba ni Jacob si Noel sa kama. Hindi ko nga alam kung may patutunguhan ba o wala. Malungkot na tura ni Jacob. Don't tell me you're already giving up na po, Tito. Ani ni Noel. Umiling si Jacob. Only an idiot will give up on your mom. Sorry for the word, Noel. I'm willing to court your mom and I don't mind if it will take a year. Or years just to get her yes. Bumuntong ininga siya. Sana walang maging problema. What do you mean, Tito? Tanong ni Noel. Don't mind it. Siguro nag-overthink lang ako. Nakangiting tura ni Jacob. Basta po ako, suportado po kita. Hindi po ako magiging hadlang kung sakaling magiging magkarelasyon po kayo ni Mama. Nakikita ko naman po na seryoso kayo sa kanya . Plus points pa po na mabait at gwapo ka. Kumpiyansang sambit ni Noel. At saka alam mo po ba, Tito? Sabi po sa akin ni Tita Ma'am, masama daw po sa mental health kapag nag-overthink ang isang tao, kwenta niya. Kumunot ang noo ni Jacob. Tita Ma'am, si Rita ba yan? Umiling si Noel. Tita Ma'am Divina po, alam mo po ba, sobrang bait niya sa amin ni Mama? Nakangiting sabi ni Noel. Divina? Ang kapatid ko kaya ang tinutukoy niya? Imposible. Marami naman Divina sa mundo. Baka nagkataon lang. Isip-isip ni Jacob. Alam mo ba kung anong apelyido ng Tita Ma'am Divina mo? Tumango si Noel. Anong surname niya? Husisa ni Jacob.
Sabi po niya, wag ko raw pong ipagsasabi eh, kahit kay mama, pero sige po, friends naman po tayo eh, at saka hindi mo naman po siya kilala eh, ani Noel. Lumapit siya kay Jacob at binulong ang pilido ni Divina. Nalaki ang mga mata ni Jacob. Gulat din po kayo, no? Parehas po kami ng apelido ni Tita, ma'am. Wika ni Noel. Alam niyang tungkol sa mag-ina? Magkakilala sila? Kailan pa? I need to confirm kung ang kapatid ko nga ang tinutukoy niya. I need to ask him more questions. Ani ng isip ni Jacob. Lumuhod si Jacob sa harap ni Noel at tinignan ito ng direkta sa mga mata. Is your Tita, ma'am, Rich? Matagal na ba kayo magkakilala? Tanong niya. Kung sa NBI clearance nga ay may kapangalan siya, posibleng meron ding kapangalan ng kapatid niyang si Divina. I think she's not rich po kasi super rich po niya. Sobrang dami nga po niyang biniling damit at sapatos sa akin nung nag-shopping po kami eh. Nakabanding ko po siya ng matagal nung nasa Colombo po kami ni Mama. Kung siguro po binata na ako, baka po niligawan ko na si Tita, ma'am, biro ni Noel. Bingo, ang kapatid ko nga tinutukoy ni Noel. So, matagal nang may alam si Divina? What's her plan? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sinasabi kay Lennon ang tungkol kay Noel? I need to confront her as soon as possible. Mas close pa naman silang dalawa kaysa sa amin. Sigaw ng isip ni Jacob. Tito, are you okay? Mukhang may malalim po kayong iniisip pa. I'm just kidding when I said na I will call Tita, ma'am po. Mas priority ko pong pag-aaral ko kaysa sa mga ganung bagay. Marami po kong pangarap para sa amin ni Mommy, pero crush ko po talaga si Tita, ma'am. Tumawa ng malakas si Noel. Ikaw talagang bata ka. Napatingin si Jacob sa may pintuan nang marinig niya ang boses ni Adeline. Noel, Jacob, kakain na. Nakahain na ang pagkain. Masama itong paghintayin. Lumabas na kayo dyan. Sigaw ni Adeline. Namilog ang mga mata ni Jacob. Labas na tayo, Noel. Baka magalit pang Mommy mo. Nakakatakot pa naman siya magalit. Pabirong sambit niya, tumawa si Noel. May angking ligalig din po talaga si Mami Tito. Fortunately po, madala niya po ako mapagalitan. Naisip ko po kasi magpakatin at umakto at mag-isip na parang isang matanda na para po hindi na ako makadagdag sa isipin ni Mami. Ayoko po talaga nakikitang stress siya kasi bigla-bigla na lang po siyang umiiyak. Kapag ganun tapos ang tagal po niya bago tumahan. Alam mo po ba Tito na sobrang dalang ipakita ni Mami sa akin ang side niyang ganon? Kadalasan po umiiyak siya nang kapag akala niya mahimbing na po yung tutulog ko. Pero totoo alam ko po kung gaano kabigat ang pinagdaraanan niya. Kaya po nagpapakabait po akong bata. Bulong niya kay Jacob. She raised you well and I really admire her character. Siguro kaya rin ako nahulog ng tuluyan sa Mami mo eh. Nagsusumigaw yung pagiging firm and independent niya. Ani Jacob. Tulungan po kita mapasagot si Mami Tito. So is siya ni Noel. Talaga? Mabuti kung ganun. Mas mapapabilis sigurong proseso kung tutulungan mo nga ako. Nakangiting ang sambit ni Jacob. Nag-appear ang dalawa. Isinakay ni Jacob si Noel sa kanyang balikat at lumabas na sila ng kwarto. Pagkalabas na pagkalabas nila, ay nanood kaagad sa kanilang mga ilong ang amoy ng pagkaing nakahain sa mesa. Nakakagutom naman ang amoy na yan. Wika ni Jacob habang ibinababa si Noel. Oo nga po Tito, saglit lang po, magtututbrush lang po muna ako at maghuhugas ng kamay. Sabi ni Noel bago siya natatakbo, papunta sa may lababo. Agad din naman sumunod si Jacob sa bata. Hintayin mo ko, maghuhugas din muna ako ng kamay. Hindi maintindihan ni Adeline kung bakit siya nakangiti sa mga oras na yon. They look you together, hindi ko akalaing magkakasundo silang dalawa. Bulong niya habang naghahanda ng mga plato sa mesa. Nakangiting umupo sa hapagkainan si na Jacob at Noel. Ang bango ng luto ng Mami mo, Noel. Masarap siguro siya magluto, no? Amoy pa lang, masarap na eh. Tura ni Jacob. Kinindatan nito si Noel. Opo, Tito. Pero secret lang po natin, ha? Nung 2 years old pa raw po ako, hindi pa raw po talaga maalam magluto si Mami. Ultimo daw po prito, hindi siya maalam. Nasusunog pa po. Tapos madalas daw po niyang iulam noon ay nilabong na itlog kasi yun lang daw po yung madaling lutuin, kwento ni Noel. Noel, napakadaldal mo talaga. Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Tanong ni Adeline. Ipinagsasandok na niya ng kanin at ulam si Noel. Si Tita Rita po! Mabilis na tugon ni Noel. Matabil din talaga dila ng sangyon. Bulong ni Adeline, natigilan si Adeline.
nang maalala niya lahat ng dinanas niya noon. Ang totoo, maalam naman siyang magluto talaga. Ang problema niya noon ay wala siyang mailuto. Alam yun ni Rita, yun ang tunay na dahilan kung bakit madala sa itlog na nilabon ang kanyang pang-ulam dahil ultimo pambili ng mantika ay wala siya. Lahat ng kanyang kinikita noon ay napupunta sa mga pangangailangan ni Noel. Palagi niyang inuunang anak niya bago ang kanyang sarili. Binakuran din kasi noon ang likuran ng bahay nila at ang ibang lote dahil hindi pumayag ang may-ari ng lupa na pagtaniman nila yon. Mami, bakit ka po umiiyak? Sorry po kung naikwento ko po yun kay Tito Jacob. Malungkot na sambit ni Noel, mabilis na pinahid ni Adeline ang kanyang mga luha. Pasensya na, may naalala lang ako. Don't be sorry anak, hindi mo naman kasalanan kung bakit napaiyak si Mami eh. Titig na titig si Jacob kay Adeline. She's been through a lot. I could see it in her eyes. Tumayo si Jacob at kinuha ang kanyang panyo sa bulsa ng kanyang pantalon. Don't use your hands when you're wiping your tears. Here, use this. Pumalakpak na walang tunog si Noel. That's my Tito Dada, he whispered. Nagalang ang kinuha ni Adeline ng panyo buhat sa kamay ni Jacob. Salamat, natutulala siya nang biglang lumakad papunta sa tabi niya si Jacob at pinagsandok siya ng kanin at ulam. Anong ginagawa mo? Tanong ni Adeline. Ipinagsasandok ka ng pagkain. Isn't it obvious? Natatawang sabi ni Jacob. Kikiligin na sana si Adeline kaso namiloso po na naman si Jacob. Kaya ko naman maglagay ng kanin at ulam sa plato ko. Wika niya. Alam ko. Matipid na sambit ni Jacob. Then why are you doing it? Tinignan ni Adeline ang kamay ni Jacob na ngayon ay hawak ang sandok. Dahil gusto ko. Sigurado ako na palagi mong ginagawa ito sa anak mo. Sa tingin ko, oras na para maranasan mong pakiramdam ng pinagsisilbihan. Sobra kang mag-alaga kay Noel. Minsan sabi ng anak mo, napapabayaan mo na raw ang sarili mo. Let me take care of you sa paraang alam ko. Bumalik na sa tabi ni Noel si Jacob. Siya naman ang sumandok ng kanyang pagkain. Hindi na nakaimik si Adeline. Namula ang kanyang mga pisngi nang hindi niya nalalaman. Tito Dada! Tawag ni Noel. Napalingon si Jacob. Tito Dada? Tanong niya. Tito Dada means Tito Daddy. Tito Dada, thank you for making my mommy happy, ani Noel. Pinandilata ni Adeline si Noel. Kumain ka na ngang bata ka. Kung ano-anong nalalaman mo eh. Nag-makeup ka po ba, mommy? Bigla ang tanong ni Noel. Ha? Bulalas ni Adeline. Napatawa si Jacob na mapansin niyang namumula ang mga pisngi ni Adeline. Para po kayong naka-blush on eh. Pulang-pula po yung mga pisngi niyo. Natatawang sambit ni Noel. Natigil ang kanilang pagkain na biglang may kumatok sa pinto. Tatayo na sana si Adeline para buksan ito. Ngunit naunahan siya ni Jacob. Continue eating. Let me do it. Mabilis na lumakad si Jacob papunta sa may pintuan. Saglit lang. Ani ya? Nang buminis ang pagkatok sa pinto, nagkakwentuhan si Noel at Adeline. Nang buksan ni Jacob ang pinto, nalaki ang mga mata niya nang makita niya kung sinong bisita ni na Adeline. Tiningnan niya nang mabilis si na Adeline at Noel. Busy sila sa pagkain. Agad siyang lumabas at sinara ang pinto. Ano ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Jacob. Sino kaya ang dumating na bisita na nakita ni Jacob? Ano kaya ang dalang balita nito? Dahilan para itakas niya ang mag-ina. Anong mangyayari kay Noel na lubhang ikapangangamba ni Adeline? Yan ang ating aalamin.